Minsan, gusto natin ibahagi ang mga masasarap nating pagkain para sa mga mahal nating alagang aso. Kadalasan, hindi natin sila natitiis, lalo na kapag ang itsura nila ay parang nagmamakaawa na bigyan sila. May mga pagkain na akala natin ay okay lang, subalit ito pala ay makakasama sa kalusugan ng mga alaga natin. Kaya tara, kwento sa inyo at ating alamin ang mga ilang pagkain na hindi dapat natin ibigay sa ating mga alagang aso. Number 1, chocolate. Ang una sa ating listahan ay marahil alam mo na or narinig mo na. Ito ay ang chocolate. Bakit nga ba bawal ang chocolate sa mga alaga natin? Dahil ito sa sangkap ng chocolate na theobromine. Meron lahat nito ang mga chocolate, lalo na sa dark chocolate. Ito ay magdudulot ng pagsusuka at pagtatae sa alaga nating aso. Sila rin ay makakaranas ng matinding pagkauhaw. Para sa mas matinding epekto, maaari magkaroon ang alaga natin ng hindi normal na tibok ng puso, seizure o panginginig, o pwede rin silang humantong sa kamatayan. Number 2, bacon o taba ng karne. Siguro matatanong nyo, ha? Bawal ang bacon sa alaga natin? Opo, bawal iyan. Maaaring magkaroon ng pancreatitis ang alaga natin sa pagkain nila ng mataba tulad ng bacon, ham o mga taba ng karne. Kadalasan ang mga karning ito ay may mataas na sangkap ng asin na maaaring magkaroon sila ng upset stomach. Sa mas matinding epekto, maaari sila magkaroon ng labis na pag-inom ng tubig na pwedeng humantong sa pamamaga ng tiyan o kung tawagin ay bloat. At ito ay ang magiging sanhi naman nila ng kamatayan. Number 3, mga maaalat na pagkain. Siguro narinig nyo na ang pagkain ng popcorn or ng pretzels ay masama sa aso. Ngunit magiging masama lang ito kung ito ay may asin. Ang asin ay maaaring maging sanhi ng sodium ion poisoning. Magkakaroon sila ng labis na pagkauhaw at pag-ihi. Ang sintomas ng labis na pagkain ng asin ay ang pagtatae kasama ang pagsusuka, pagkakaroon ng lagnat at saka panginginig. Maaari rin silang maging bloated o yung pamamaga ng tiyan. Number 4, bawang at sibuyas. Ang bawang at sibuyas ay kadalasang sangkap natin sa ating pagluluto. Ngunit para sa ating mga alagang aso, ito ay masama. Maaaring masira ang red blood cells ng ating mga alaga at magiging sanhi ng pagiging anemic nila. Bawal sa kanila kung marami, pero kung konti lang ay hindi naman makakaapekto. Ang ilan pa sa sintomas ay ang panghihina, pagsusuka at ayaw kumain. Number 5, gatas o mga dairy products. Siguro naguluhan kayo, bakit bawal sa aso ang gatas? Oo, tama. Bawal ang gatas sa aso kapag ito ay gatas ng baka. May mga aso na hindi naaapektuhan sa mga dairy products, subalit marami ring aso na lactose intolerant. Ito ay magsasanhi ng pagsusuka, pagtatae, tsaka maaari silang magkaroon ng gastrointestinal disease. Number 6, ilaw na pagkain. Marahil nagugulo kayo dahil yung iba ay ang pinapakain sa mga alaga nila ay mga hilaw na karne. Ito daw ay masustansya, nakakalinis ng ipin at nagre-resulta sa magandang balahibo. Ang mga hilaw na karne o isda ay mayroong mga bakterya na magiging sanhi ng pagkalason. Ang hilaw na itlog ay maaaring magkaroon ng skin allergy ang mga alaga natin. Nakadepende kasi yan sa immune system nila. Mahirap masabi kung yung alaga ba natin ay maaapektuhan o hindi. Maaari mabawasan ang peligro kung ilalagay muna natin sa freezer. Meron kasing mga tamang preparasyon at pagpapakain ng mga hilaw na karne para sa mga alaga natin. Kaya dapat malaman muna natin iyon bago natin ipakain
sa ating mga alaga. Number 7, candy o gum. Ang mga pagkain ito ay may sangkap ng xylitol. Maaari nitong pabagsakin ang blood sugar ng alaga natin na magre-resulta sa kidney failure. Ang mga sintomas ay ang panghihina, pagsusuka, panginginig, at pagkawala ng interes sa mga bagay. Maaari rin magresulta sa kamatayan. Number 8, ubas at pasas. Maaaring nakakain na ng ubas at pasas ang mga alaga nating aso na wala naman naging problema. Subalit, ito'y delikado. Ang ubas at pasas ay pwedeng maging sanhi ng pagkakaroon ng aso ng sakit sa bato. Ito ay magdudulot ng pagsusuka, panghihina, at maaari rin silang mamatay. Number 9, matatamis na pagkain. Ang pagkain ng sobra ng matatamis ay masama para sa ating mga tao. Ganun din para sa ating mga alagang aso. Maaaring maging obese o sobra sa timbang, pagkasira ng ipin ng mga aso. Maaari rin humantong sa pagkakaroon ng diabetes ang mga aso. Number 10, avocado. Ang avocado ay may sangkap na tinatawag na persin na masama para sa mga aso. Ang sobra-sobrang persin ay maaaring maging sanhi ng pagtatae at pagsusuka para sa mga aso. Kung may tanim kayong avocado sa inyong bahay, ilayo nyo ang mga alaga nyo doon dahil ang persin ay nasa puno, dahon, prutas at buto ng mga avocado. Maaari rin mastak ang buto ng avocado sa intestine o sa tiyan ng alaga natin na pwede magresulta ng kamatayan. Dito na natatapos ang ating video tungkol sa mga pagkaing masasama para sa mga alaga nating aso. Maging mapanuri tayo sa mga ibibigay nating pagkain sa mga mahal nating alaga. Pa-like and subscribe na rin para updated ka sa mga susunod pa nating tatalakayin. Salamat!